Pilipinas, kinabibilangan ng mahigit 109 milyong Pilipino na magkakaiba ng kaisipan, ugali, kilos at pag-unawa. May mga gawi ang Pilipino na matutukoy lamang kung ikaw ay isa ring Pilipino. Paano? Ito ay tinatawag na sikolohiyang Pilipino. Sa mahabang panahon ay sinakop ang Pilipinas ng mga Kastila at Amerikano na nagdulot ng paglaganap ng kanluraning sikolohiya sa bansa. Kapwa! Kapwa! Ha? Ano daw? Ano yun? Okay, ito na ang sikolohiyang Pilipino. Ang babaylan ang mga kauna-unahang sikolohista ng mga Pilipino. Sila ang tagabantay sa mga sagradong kaisipan ng mga Pilipino. Nagsasagwa sila ng hilot, kulam, lihi, pasma, pagtatawas, usog, at gaba. Hindi nila tinatawag ang kanilang mga sarili bilang Filipino, kung hindi ay babaylan. Mga babaylan tulad namin sa Visayas, Catalonan sa Central Luzon, at Baglan sa Hilagang Pilipinas. Ang dalangin at bulong ay ang kauna-unahang pinagmulan ng sikolohiya ng mga Pilipino. Ang sikolohiyang Pilipino naman ay iba sa sikolohiya sa Pilipinas. Dahil ito ay maaaring ihambing sa taong bahay na may kahulugan na ang kanyang kilos, pag-unawa, damdamin, kaisipan ay umaayon sa tamang tagapangasiwa ng bahay. Ang sikolohiya sa Pilipinas ay maikukumpara sa salitang tao sa bahay. Nasa loob lamang ng bahay, walang obligasyon o kagustuhang mga siwa ng tahanan. Any psychology that is only studied in the Philippines but does not define a Filipino person or the Filipino psychology. Teoryang pinag-aaralan o pinag-aaralan ng mga dalubhasang lokal o banyaga noon at hanggang ngayon. Ang sikolohiya ng mga Pilipino naman ay mga pag-aaral at pananaliksik tungkol sa mga orientasyon ng Pilipino. Siya si Virgilio Enriquez na mas kilala bilang Doc E. Ako ang ama ng sikolohiyang Filipino. Mula pagkabata siya ay sinanay na maging mahusay sa pagpapahayag at pagsasalita ng sariling wika ng kanyang ama, kung kaya naging interesado siya sa wika. Binabasa niya ang diaryong nasa Ingles sa Filipino, kung kaya't siya'y nasanay na ang binabasa niya ay Ingles, ay isinasalin pa sa Filipino. Maging ang disertasyong doktoral niya ay kailangan ipaliwanag sa kanyang ama sa wikang Filipino. At marami pang nagawa si Doc E. Itinatag niya ang Philippine Psychology Research House or PPRH na kilala na ngayon bilang Philippine Psychology Research and Training House, PPRTH, at ito ay sinunda ng pagtatag ng Pambansang Samahan sa Sikolohiyang Filipino o PSSP na nagsulong ng Kamalayang Filipino, which aims to develop all aspects of the Filipino consciousness towards an active scientific and universal psychology noong 1975. Bilang pagkilala sa kanyang ambag sa Sikolohiyang Filipino, tumanggap siya ng maraming parangal. Isa sa pinakamahalagang parangal ang pagiging Outstanding Young Scientist of the Philippines mula sa National Academy of Science and Technology noong 1981. Siya ay pumanaw noong Agosto 31, 1994 sa San Francisco sa Amerika sa edad na 51 taong gulang. Kaya ngayon, siya ay kinikilalang ama ng sikolohiyang Pilipino. May mga kultura rin ang mga Pilipino na pinalawak ng sikolohiyang Pilipino na kung tutuusin ay mababaw lang ang kaalaman natin pagdating sa mga ito. Ibig sabihin ba nito ay pinakomplikado? Pinibigyang pansin lamang ito dahil ang mga ito ang kadalasang nakikita sa mga kilos, pag-uugali ng mga Pilipino sa isang sitwasyon. Maaaring ginagawa rin natin ito. Panguna sa listahan ay ang pagiging relihiyoso.
Dahil sinakop tayo ng mga Espanyol sa matagal na panahon, Kristyanismo ang una nilang ipinakilala sa Pilipinas na nagdulot ng malaking bilang sa populasyon sa ating bansa. Ngunit sa paglipas ng panahon, di lang Kristyanismo ang nanaig sa Pilipinas. Dumating dito ang Islam, Born Again, Iglesia ni Cristo at marami pang iba. Iilan lang yan sa relihiyon na matatagpuan sa Pilipinas. Ito lamang ang mga kadalasan nating naririnig at mga aktibo pagdating sa pagpahayag o pagsamba sa kanilang paniniwala. Pangalawa ay ang pagpapahalaga sa kultura at tradisyon. Mayaman ng Pilipinas pagdating sa mga tradisyon at kultura dahil hilig ng mga Pinoy ang magdiwang kapag may okasyon. Kabilang ba rito ang paggunita ng kaarawan? Oo naman! Ginugunita ito upang ipagdiwang ang kapanganakan ng bawat individual. Pagkakataon nito, ipakita ang kanilang pagmamahal at magandang mga ninanais na mangyari sa isang tao. Siyempre, kaya na ituturing mayaman ang Pilipinas sa tradisyon at kultura dahil ito sa mga piyestang taon-taon na ipinagdiriwang. Talagang pinaghahandaan at pinagsasaluhan ng mga Pilipino. Sa dala ng pagdiriwang ito, nananatiling buhay ang mga tradisyon at kultura ng Pilipinas. Likas talagang sagana kumain ng Pinoy. Ang mga Pinoy ay sinasabing matulungin. Napakasimpleng salita, ngunit isang kilos o gawa na nakakapagpagaan sa loob ng mga Pinoy. Mga nanlilimo sa lansangan o mga nanlilimo sa loob ng jeep, mayroon mga mabubuting kalooban na magbibigay ng kahit anong halaga. Tulong para mga nanlilimos ay makakain. O di kaya sa simpleng pagsagot sa mga nagtatanong ng direksyon ng sasakyan. Ito ay pagiging matulungin. Pagdating sa mga tradisyon ng Pilipino, marami dito ang makakarelate. Dahil hanggang ngayon, ang mga ito ay sinasabuhay pa rin ng mga Pinoy. Unahin natin ang pagmamano. Noong bata pa lamang tayo, pangaral ng ating mga magulang ang pagmamano sa nakakatanda kahit kamag-anak ito o ibang tao sa pagbati sa kanila. Ito ang unang dapat gawin, likas itong nananatiling buhay dahil nagpapakita ito ng paggalang sa mga nakakatanda. Hindi maaaring lalagpasan mo lang ang iyong lola at lolo dahil malamang magiging bastos ang ugali ang tingin nila sa iyo. Sa salo-salo, isang handaan kapag ang pagkain ay kanin, isda, hipon, yempo, crab, ay malamang ang mga Pinoy ay magkakamay habang kumakain. Hindi ito dugyot tignan o nakababastos sa pagkainan dahil isa itong paraan ng mga Pinoy na mapasarap lalo ang kanilang pagkain. Mas nararamdaman nila ang sarap at linamnam ng kanilang kinakain. Kadalasan ginagawa ito kapag boodle fight ang setup. Dumako naman tayo sa nilalaman ng confrontative surface values. Ito yung kadalasang ugali o sinasabi ng mga Pilipino upang magawa ang isang bagay o magkaroon ng pangyayari sa isang bagay. Sumunod naman itong katagang ito ang masasabi kong isinasabuhay ko, lalo na kung mabibigat na yung requirements na kailangan ipasa sa school. Ito ang bahala na. Napaka-negatibong pakinggan dahil ang dating ay nagpapabaya ka, hindi mo ginagawa ng maayos ang isang task. Ngunit sa pag-aaral ng Sikolohiyang Pilipino, paraan pala ito para ganahan kang makagawa. Akalain mo yun, relate na relate talaga tayong mga Pilipino dahil kahit ako, kapag nasa punto na ako na nagsasabi na bahala na, nakakagawa pa rin ako ng mga kailangan kong gawin at nakakapagpasa pa ako sa tamang oras. Siyempre, sinisigurado ko na may kalidad ang aking mga gawa. Ito naman kung saan ang pag-uugali ng mga Pinoy ay nagpapakita ng katapangan sa isang walang katiyakan o sa pagharap ng isang problema. Maaari rin siyang makonsidera bilang risk taker dahil ginagawa mo ang sa tingin mo gagana o angkop sa isang sitwasyon. Nagtitiwala ka sa iyong kakayahan upang maisagawa o masolusyonan ang isang bagay nang hindi nakakaramdam ng takot. Ito ay ang lakas ng loob. Pakikibaka naman ay abilidad ng mga Pilipino lumahok sa isang protesta o pagpapakita ng pagmamalasakit maaaring sa bansa o sa isang komunidad. Abilidad kung saan kailangan lumaban ng mga Pinoy sa isang di makataruan pagtrato sa kanila, maaaring naapakan ng kanilang karapatan pantao at kailangan nila maipaglaban ang tama para ang mga mali ay di manaig.
Kakalungkot isipin pero mahahalin tulad ito sa paghayag ng mga Pilipino ang problema sa ating bansang kasalukuyan. Isa itong pagkakataon upang mamulat ang lahat sa maling nangyayari sa bansa natin. Isa rin itong pagpapakita ng pagkakaisa para makamit ang tamang pagbabago. Kapwa! Oo, kapwa! Teka, ano nga ba ang kapwa? Nangangarap ka na din bang maging kapwa? Kasi parati na lang sila ang gustong tulungan ng maraming mga kabataang nangangarap na paglaki nila ay gusto nilang tumulong sa kapwa. Alam nyo, wala naman masama na maging kapwa, lalo na kung gagawin natin ang pagiging kapwa-tao. Ano daw? Oo, sige, ipapaliwanag ko kung ano ang kapwa. Ang kapwa ay isang individual na kung saan nakakasalumuhan natin sa iba't ibang lugar na ating napupuntahan. Oh, alam nyo na ha? Paalam! Sabi ko, teka, nagpalit na ako kasi pawis na pawis ako. But anyways, meron pang dalawang kategorya ang kapwa, no? At alam nyo ba kung ano yun? Una, ito ay ang ibang tao o outsider at hindi ibang tao o one of us. Ang ibang tao o outsider, sila ang ating mga kapwang pinapatunguhan, nakakasalamuha, nakakalahok, binabagayan at pinakikisamahan. Ikalawa, ang hindi ibang tao o one of us naman, sila ang nakalagayan natin ng loob, nakakasangkot sa mga bagay-bagay, at tayo ay nakikipagkaisa sa kanila. O ayan na ha, ngayon dadako naman tayo sa psikopatolohiyang Pilipino. Ang psikopatolohiya ay mali. Ang psikopatolohiya ay mali-mali. Ang psikopatala. Psikopatolohiyang Pilipino kasi. Ah, ayun. Salamat. Go, go, go. Todo na to. Yes. Ito talagang si Yanni. Sige na nga. Ako na to. Kaya ko na to. Okay. So, ito na nga. Magsasirosa na. Ang psikopatolohiyang Pilipino ay pag-aaral ng psikolohiya sa Pilipinas, kung saan binibigyang kontekstualisasyon ang mga karamdaman at mental disorder sa kulturang Pilipino. Alam niyo ba, dito rin napagtanto na may sariling paliwanag ang mga Pilipino sa iba't ibang mental disorders na nakasanayan ng lipunan at patuloy na ginagamit upang maunawaan ang bawat kondisyon. So, ikaw naman, Josh? Sa pag-aaral na ito, makikita natin kung paano na ipapakita ng mga Pilipino ang iba't ibang mga mental disorders. Isang halimbawa na lang ay yung pagiging violente ng mga nakakaranas ng depresyon sa ibang bansa kumpara dito sa Pilipinas, na kung ating titingnan, hindi sila ganong kabayolente. Sa paraang ito, nakikita natin ang mga Pilipino ay may pamamaraan ng pagtugon sa mga ganitong kondisyon na nakikita sa kanyang mga kilos at pag-iisip. Oh wait! Hindi pa tapos! Meron pa! Chill ka lang dyan! Ang psikopatolohiyang Pilipino din ay nakaukit na sa psikolohiyang Pilipino dahil binibigyang diin nito ang kulturang Pilipino at ang epekto nito sa perception, pag-unawa, at pagtingin ng isang individual sa isang karamdaman o mental disorders. Alam niyo ba, may dalawang halimbawang salita na bunga ng pag-iisip ng mga Pilipino dahil sa ating mga karanasan. Ito ang amok at bangungot. Oh, ikaw na magpaliwanag dito, Alfonso, at baka nasasawa na sila sa itsura ko. Char lang. So, dahil nagsawa na kayo kay Josh, ako naman. Hindi, char lang. O siya, ang una ay amok o Austernesian Mood Disorder ay nakikita madalas sa mga taong biglang nawawala sa sarili, nawawala sa katinoan at nahihimatay. Nalilimutan nila ang pangyayari at babalik na lang ito pag sila ay nagkaroon ng malay. Kalawa naman ay ang bangungot. Ito ang tawag sa mga taong nakakapanaginip na masama na nagdudulot din ng pagkahirap sa paghinga at ang pagdigest na maaaring magresulta ng comatose o ang mas malala pa, pagkamatay. Nararanasan din dito ang malalim na pagkahulog sa panaginip at nagdudulot ng kamatayan. O kaya kayo, huwag lang tulog ng tulog ha? At dyan nagtatapos ang ating usapang psikopatolohiyang Pilipino.
At ngayon, nakita na natin kung saan nagmula ang sikolohiyang Pilipino simula sa ating mga unang sikolohiyang mga babaylan hanggang kung paano naitatag ang sikolohiyang Pilipino at kung paano natin nakikita na laging nakaugat sa sikolohiyang Pilipino ang ating kultura at mga karanasan sa araw-araw. Muli, salamat sa pakikinig!